kung sumali doon sa Battle Cup Championships, sila lang po ang dumiretso at sila ang nakakuha. Talaga, walang sumali? Ganun. Sa pagkakalam ko. Sana sinabi ka agad sa akin, di ako nasana sumali. Anyway, Ember Kuku, ano masabi mo? Tapos na bang laban? I think, eto na naman yung... Hindi, eto kasi yan. Yung Ember Spirit, okay yan. Magandang damage dealer yan. Ang kailangan mag-work para sa akin dyan is yung combo lagi ni Teams at ni Sam H na parati nilang ginagawa, which is the Slardar, Sprint, Slytherin Crush, plus the Ion Shell. Yun yung pinapapatay nilang sa Ayun yung naisip. Oh, ang naisip mo yung Vacuum Crush, Vacuum Slytherin Crush Boy eh. Alam mo, kaya i-execute ng, ano yan, kaya i-execute yan ng DNC kung maganda ang galawan nila. Kasi yung, ano, yung trust nila sa isa't isa, malakas. Paminsan nga, wala pang vacuum, nakatalo na si ano yung teams eh. Kumbaga, ano na lang, kumpiyansa. Kumpiyansa, kumpiyansa sa kampe. So, yun yung tingin ko sa mga isa sa mga bagay. Dahil sobrang, kaya sobrang ganda ng ginagawa ng TNC ngayon. Meron lang isang bagay, merong Abaddon ang Prestige, which is a scary, tawag dito, opponent, especially kung nag-rely ka sa mga debuff. Tatanggalin lang ni Abaddon yan gamit yung kanyang Amputex Shield. Yan nga. Ang Amputex Shield, mga kaibigan, nakakatanggal siya ng debuffs. And even stuns, tanggal ang mga kuya mo. Ayan, tuturuan tayo sa ano natin workshop kung paano mag-eye contact sa camera. So, pinapractice ko na ngayon pa lang. Matakot na kayo. So, yun mga kaibigan, nakikita nyo naman dito. Abaddon ang kinuha dito ng side ng Prestige. Uy. At binan yung SF at yung Invoker. Sabihin ko pa man din, nakala ko it's time for Prestige to actually use Invoker. Kasi may, meron, ito ah, hindi ko alam kung nasubukan na, pero yung ano, i-alacrity mo yung Earth Panda. Sobrang laki ng damage. Ang alam ko, pwedeng magwasak ng Tore. Pero alam mo, pare, pag-usapan natin to. Ay, pero Terror Blade eh. Ito, pag-usapan natin. Oh, sige, nangyari. Yung Earth Spirit ni Teams, laging binaban, which is known to be one of his signature heroes na laging niyang ginagamit and he's very successful with it. Remaining. Tingin mo ba na ngayong pinagbaban na yung Earth Spirit niya, time na ba para kay Teams na mag-step up palalo na kumuha pa siya ng isang hero na magiging solid din siya yung katulad ng Earth Spirit play niya? Feeling ko okay na eh. Okay na eh, nakilala siya bilang hari ng Earth Spirit, wag nang iba, ano, para iban yun. Kasi pag nag-invest ulit siya ng panibago sa isa na namang hero, feeling ko dun siya mga ano, dun siya mahirapan. Kasi, hindi ka ba maano nun? Pero ang maganda, dalawang ban. Isipin mo ah. Isipin mo, parang tol. Oo, sige. Kung yung Earth Spirit, lagi nang binaban, hindi niya nagagamit sa tournament play, paano yun? Ay, di, ang naman kasi pick your poison, pre. Oo. Diba? Para, baban natin yung Earth Spirit, gagamit ng ibang hero si ano, tapos may mga open na dalaw na isang slot para piliin ng kalaban nyo. Wag mong iban si Earth Spirit, kukunin ni Earth Spirit yun. Tapos kung wala kang, hindi ka marunong mag-adjust or wala kang proactive counter, ikaw ang masasaktan. Ayun, but Prestige CSGO. We lost GG, that CSGO shooter. CSGO player pala to eh. Kaya nga eh. Magaling sa barrel to, pero walang sniper. Pero walang tinker. Let's go for the team rundown, mga kaibigan. TNC dito, Kuku on that Ember Spirit Rior as the Rubik, Teams as a Slardar, Raven as a Terror Blade, and Sam H as the Darkseer. Loko ka rin, ano? Iniwan mo sa akin yung Prestige, hindi ko mabasa yung pangalan. Ito si Mario as Dazzle, si Remy ang Abaddon, si Michael Jordan Weu. MJW. Manjin Waldas. Waldas. Oh, Manjin Waldas as the Legion Commander. Si Vilos GG ang napaka-positibong brewmaster. At si Wolf. Si Wolf. Kasali dito, mga kaibigan. So, si Manjin Waldas. So, kaya pa, si Manjin Waldas at saka si Wolf. Kaya pala, nakipagpalit sila sa amin kasi may laro pala sila. May laro pala sila. Sila pa kumuha ng bounty ron. Alam mo na kaya. And I think this is Legion Commander mid lane. Andun na siya eh. Just blocking out the creeps and against an Ember Spirit. So this is interesting. This is very good. Kumbaga parang maganda yung match nila dito. Si Manjin, reliant siya sa physical damage eh. Kahit sabihin mo, nagbabato siya ng mga pana. Nagpapabagsak ng pana. Hindi naman yun yung parang output talaga niya. At saka may pampigil siya sa Searing Chains. Plus, pagka ginamit niya yung overwhelming odds, pwedeng tumataas yung movement speed niya. Ibig sabihin, mas makakalayo siya na mas mabilis dun sa naka-flame guard na Ember. Oo, tama. Pwede. At hindi lang yun. Ano nga eh, kumbaga parang walang pakialam si LC dun sa gagawing damage output ni Ember, which is damage over time. Since meron nga siyang press the attack, na pag pirinest niya yun, pag in-attack siya, beautiful.
Prestige diba? Dito, mga kaibigan, with a very unorthodox. Alam ko, NA team to. Promise, yung kung meron itong viewer na naiintindihan kung anong ibig kong sabihin, kung ba't natatawa ako pag nababasa ko yung Prestige, dakila kayo. Mm-hmm. Pero ganun na lang, kaatin-atin na lang ako po, nagdabog na kagad dito ang Prestige. Ops, Wolf and the We Lost JG Nas nandito. Kung tignan mo ito na naman yung ginagawa nila, they are trying to make it work. Sasamahan siya ni Tims, si Sammy, sasamahan ni Tims, tapos nalagay yung Iron Shell, and they will go for the aggression dun sa supports. Hindi nila gagawin dito yung Panda. Mm. Kasi ang Panda dito, may tamang kunat na siya, and yung health pool niya ay medyo mataas. Oo, so, Thunderclap plus palasing. Oo, malaking bagay, hindi madaling labanan ng isang Brewmaster. Pero anyway, Tims is still, kumbaga parang handang-handang makipagsabayan. Anyway, nandiyan si Sam H. Para backupan siya. And in case na lumaban sila, feeling ko silang mahihirapan eh. The only thing that gives an advantage for Prestige eh yung Dazzle. Ooh. Yan. So at dito, he will use chat, eh. Puro the yapi. Overwhelming odds. Puro yapi yan. Alam mo, tatandaan mo, bira ka makakita ng isang giveaway na manunod ka ng isang tournament para makapunta on-site sa isang tournament. Oo. Bira. At hindi lang, baka sabihin nyo, Kuya Denki, Kuya Butters, bakit puro tickets na lang ng Manila Masters? Hindi lang po tickets ng Manila Masters ang bibigay natin. Magbibigay din tayo ng mouse. At mouse pa, syempre, magka-partner yan. At syempre, ano pa ang partner ng t-shirt, di ba? So, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko nasabi yun. Wala akong maisip na banat. Pero yun nga, t-shirts, keyboard, ay mali, mouse and mouse pads. So mga kaibigan, sasabihin lang namin yung milestones. Pero mamaya na, Tims dito, getting engaged upon the magic missile is there. And he might go down, one more hit, and the position when Kerry will get it. At ngayon lang ako nakakita ng first blood screen kung saan dalawang linya ang, grabe, tingnan mo. Nakano siya dito? Alam mo, Bessie, trash talk yan. Oh. Yan na trash talk. Tama, nakipagsuntukan siya mga kaibigan, nakipagsuntukan sa clip, tingnan mo. Yung porma, oh. Naku po, suntukan na ito. Yun, ito. Anong porma niya? Hi! Nahulog ng kamatis. Nahulugan ng kamatis. Pare, pulis ako. Oo. Sige natin yung iba. Sige natin yung iba. Nila. Meron ba nagsusuper yung nag-rap god? Wala. Ano? Sino yan? Nakahiga. Uy. Yeah. Yo. Diabot. Hindi abot. Sayang. Handa na ako yung Raven, mga kaibigan. And this is an offlane Abaddon. Very interesting lineup coming lang, out dito from Prestige. Gusto lang yung magka-XP. Wala tayong pakialam sa puso nyo. Eh, it works. If it works, it works. Yun lang naman ang nangyayari sa Dota ngayon. Eh. Sa ngayon, there's so many options sa paglaro ng Dota. And I still believe in what I say lagi na everything works in pubs. Kasi wala ka namang pinaglalaban dun. Eh. Gusto mo lang naman maglaro eh. Pero pagdating sa competitive, sometimes those kinds of those unorthodox style, yun yung magiging ano mo eh. Kumbaga pick your poison eh. Sige, magpaiba ka. Astig ka. Pag gumana. Eh kung hindi gumana, mukha kang ewan. Kaya ngayon, tingnan natin. Kumbaga, tingnan natin. Pag napagana dito ni Prestige yung Abaddon offlane, edi masaya tayong lahat. So kumbaga, para baka ma-discover pa na, uy, pwede pa pala tong Abaddon na. Kaya nga, sumikat pa si Remy, di ba? Dati, nung 90s lang sikat si Remy. Si Remy Boys. Oo, si Remy. Grabe talaga. Mo, Remy Boys. Ay, nako, Remy. Remy, tapos Prestige. Talaga nga naman, mga kaibigan. Si Alo ata, naiintindihan niya to. Eh. Feeling ko si Alo. Gets niya, Alo. Si Alo. Alam mo, madaming technique yun si Alo na hindi dapat sinasabi. Pero atin-atin na lang yan. Raven dito, the Predator. Raven, the Predator. And Rior, the Predator. Gusto niya po dyan dito. Predator. Pwede. Parang Leon Guerrero rin lang. May lift ba? Hindi rin eh. Kasi pag nilift, easy apotic shield lang. And pero Remy. Good thing we're naman for TNC, parang Denki, kung nakikita mo, is pwedeng-pwede na talaga iwan yung Terong dito. Na kahit hindi na siya tumulong eh, a good vacuum to, a good Slytherin crush. And the remnants, the surge is there. Wala naman silang kahit anong stand dito. Hindi tumama yung clap. Except for the magic missile. Oh, hindi tumama yung thunderclap. Hindi tumama yung thunderclap din. And the surge would negate it. Tumama daw. Pero ba't ang liit ng damage? Level 1? Level 1. Ah, dahil sa raindrop. Raindrop. Level 4 pala, 4 so, charges. So, Sam pa H, mga kaibigan. Just, uy, and the magic missile is there. Pero eto na, we lose GG. And this, is this, ano? Oo, ayun, tinamaan na siya ng magaling dito. Is this a support, a brewmaster?
Tingnan natin yung item. Oh, hindi. Zero last show. Oh, yo, siguro. This is a care position one Vengeance Spirit. Ah, very, ano to ah, kakaibang build to ah. Tandaan mo ah, siya, post kung support nga siya, pero wala siyang points sa Lasingan Gaming, mga kaibigan. Mukhang na, ano to, iba talaga. Ngayong naupo si Duterte, na iba na talaga yung mga tao ngayon. So, tutusin mo maganda naman eh. Ang talagang kailangan lang nila dyan is to burst down Darkseer as fast as they can. Kasi, you have one stun, then you have two slows. The surge will negate that. Mm, and also, guaranteed crit yung ano ni Panda, I think, kapag ano. Pag yung namula siya, guaranteed crit yun. Hindi ko na maalala, pero parang ganun yung mechanic doon. Anyway, the score is 0-2. Prestige is actually doing it versus the fan favorites, TNC. Takbo si Sam H. Ito pa yung naharangan ni Mario. Pero Sam H will get out. At hindi siya mapipigil later ano, ni Mario. Medyo, ano, kakaiba to. Ano yung nangyayari? No, nakita niyo daw ba mag-magic si Manjin? Nakikita mo ba yan? Beautiful tweet mga kaibigan. Oo, kitang-kita ko si yun. Yun na nga. So ito 0-2 po dito mga kaibigan ang score natin at Prestige medyo nasa lamang sila ngayon. Ano, nasa nang kill mula sa TNC? I think they're waiting for levels na makuha. They need their items. They need their core items bago sila lumaban. Pero naman, hindi na naman natututo to. Another invade dito for Prestige and they will go for Relos GG but the TP is here. Kuku will try to go for the supports at eto Relos GG getting Searing Chains. Telekinesis will hindi wabot. Sayang. Pero kung dumating siguro si Terong, baka may magawa. Pero wala, hindi na siya umabot. Sayang naman. One click would be sufficient. What click would suffice? Pero hindi na yun ang nangyari. Radiance, mga Becibels, weak daw or no signal yung sinasabi ng TV natin. The score is still 0-2. Pero sa farm, Terror Blade is doing it. Again, you can never question yung farming capabilities ni Raven. One of the most consistent position 1 players. Not only in Southeast Asia, piling ko pati Radiance sa buong mundo. Ganyan nag-level natin. Tapos kung titignan mo yung mga stats niya lagi, Star Series or any tournament na international na mapapasukan niya, once na nilabas yung infograph about sa stats, alam mo nandun lagi si nasa Raven. Nasa taas lagi si Raven. Hindi natin alam kung bakit. Pero tumatakbo sila Rio. And dito this might be the first duel attack victory, pero wala. Hindi nila kinomit eh. Alam nila na nasa shrine area and that shrine would be an easy TP spot. Kung maga hotspot yan ng Wi-Fi. Kaya maraming tao dyan lagi. Kung baga kasi dito, hindi talaga pwede maging maasim din masyado ang prestige. Kasi TNC is known to be yung players sila is known to be very team-oriented. So, very disciplined. At katulad niyan, huli nila, Apotic Shield, nasa na yan? Nako po si Remy, pero meron siya ditong borrowed time. If only it will last a lifetime. And Mario dito going down at hindi niya nagamit yung drain. He tried to help Remy at Abaddon will go down as well as the Dazzle. Double kill dito for the side. Trivia lang, si Abaddon, tropa ni Manjin yun sa totoong buhay. Yung si Abaddon, si ano, yung nasa 187. Kaya pag nasasaktan si Manjin, na-apotic shield siya. Yun niya. Sumasabog. Pumuputok. Pero mga kaibigan, nakakuha na dito ng kill ng TNC with the help of Terrorblade actually going for it. Killing the Abaddon actually. Kasama pa si Dazzle na hindi nakapag-grave for no reason. Hindi ko naiintindihan kung ba't. Na burst out ata siya kaagad so no chance to actually go for the turnaround grave at siya yung unang namatay dun sa nangyaring engagement. Pero Kuko dito will go for I think he will go for a Veil of Discord here. Definitely that is a no brainer if you're going to have a Darkseer and this Larder on your lineup. The Fade Bolt will benefit from it as well. Yun lang paramdam ko, yun lang naman din. Plus the wall. Ang kati din ano, imagine mo Ion Shell plus Flame Guard, DOT, Dot City. Yan yung alam mo yung sinasabi nila dati paring Denki, na pagka Entrenched Protector, di ba, merong panahon ang Dota na may ups pa, yung talagang yung magandang ups, yung hindi bounty rune, na lumalabas at level 1. Dati merong ganon. Ngayon, lumalabas pa dati ang haste, double damage, at kung ano-ano pang power-ups doon. Ngayon, parang yan yung isang variant ng kapag ka-entrenched protector, nagka-haste rune at level 1, wala ka ng takas. Mamamatay ka. Hanggat, laki ng base damage eh, no? Tapos yung mga 90-something nga tayo. Kuramihan ako pa tumatakbo teams dito. Nakarinig ko umon. Meron ba duelong magaganap mga kaibigan? Here comes a duel. And he will get his first duel win. At eto na, Remy boys.
Nagtawag na ng backup. Grabe ang ginagawa ng Prestige, no? Hindi mo kakalain. You would be rooting for TNC. Hindi lang dahil sa Pinoy ka, kundi dahil you know that TNC is a more well-known team. At mas alam mo kung ano yung capability nila. Samantalang Prestige, let's just say na, syempre, bago pa lang sila sa paningin nating lahat. Wala tayong kamali-malay. Totoo lang, paring tol. Ito kasi yun. Madaming umalma dyan. Bakit nakapano nakasama ang Prestige. Pero they are showing na kaya naman nila eh. Oo. Pero it's too early to say kung mananalo sila dito. It's a good thing na sumasabay sila. Kasi malalaman mo naman yun eh. Wolf dito getting engaged upon. At si paring Wolf, naku po, kay Sam Ibesno Pueto. Nananakaw ang stun. Oh no. Easy setup mula sa TNC. And that's all she wrote, mga kaibigan. Ako kasi kumahawal pa para maduelo kagad. Pero kumarang. Oh, the blocks! The blocks, yo! Oh, pero mamatay siya. LC didn't get any dual damage. That's good for the side of TNC. At kinuha ni Denk yung nilalaro ko. Tinatestingin ko lang kung hindi talaga na to. Alam mo, Bezzy, ang isa pa sa mga magaganda dito sa side Dyer's ng Prestige is that Brewmaster. If you have a primal split, merong skill doon or passive na tinatawag na Demolish na deals 300% damage doon sa mga towers. Yeah, sino? Si Earth Panda? Si Earth Panda. Yun yung sinasabi ko eh. Kapag sinamahan mo yan ng Alacrity ni Invoker, Junko Lord, sobrang lakas ng damage. So, they have this Abaddon and that Dazzle as sustain. Plus the damage coming out dito from the Legion Commander and the Vengeful Aura. So talagang magkakaroon siya. Very unorthodox dito, pero looking to be very effective. Kumbaga catching TNC off guard. At kung sa mga, alam ko kinikilig ngayon si Kuku kasi parang uy okay to ah. Okay tong stylus na to. Pero mamaya na, nasa ng Buhat Gaming mga kaibigan, mabibigyan ka agad dito. And Raven with the rotations, killing spree na sir dito. Killing spree ang Terror Blade dito mga kaibigan. So yan yung mga bagay na gusto mo iwasan. Oh, push anyway mula sa TNC. I think they're gonna commit to my bottom lane. Nope, it's not the case. Nagka-farm pa rin sila sa may taas. Score is 4-4. Relax lang tayo mga tropa peeps. Kung magagamitin nga natin yung bagong hashtag natin, Utak Pinas. Utak Pinas tsaka yung wow o aw. Wow o aw. May wow sa paw. Na yan, relax. Prestige, kukuha relax na ba? Ah, naspatan. Naspatan nila na may tao dito mula sa side ng TNC. Would they go for Sam H? That is the question. Remy, naspatan na yung kalaban. Pwede niya tamaan ito ng ano? Ng Mist Coil. Pero di pa niya gagamitin na skill muna. Ito na, papasokin nata. Yun, nahuli na ng stun. Mga kaibigan, isang mabilis lang para kay Sam H. He is dead. 4-5 and this would mean a push. Samantalang yung nangyayari, look at TNC. Meanwhile, at top lane there. Literally. Radiance bottom tower. Just taking down tower after tower. We don't tower. Care. Oh, wala kami pahalam sa clash nyo. And as alam nila ngayon na they have the advantage, lalong-lalo na sa mga ganito, ngayon, mapipilitan ngayon ang Prestige para mag-defend dyan sa top tower nila, sa top lane nila. Ngayon, once na open na yan, pwede mag-rotate dito ang Terror Blade and the probably the Darkseer para makapag-push sila uli ng iba pang lane dito. Yun yung tingin mong gagawin? Mm. Parang dam ko, hindi ba parang nag-gear na sila towards clashing? I mean, kumbaga, if you're a Terror Blade, as much as possible, you want to stay away from fights. Alam mo, ba't ko din nasabi, paring tol? Kasi Sam H ito, not going for the wall. If they are gearing for a team fight, he should have 1 point on the wall right now. Di okay lang yan, nagpapaano pa yan. 11-12 siya maglalagay ng Wall of Replica, I think. But anyway. They still don't have ano din, yung mecha nila. Oo, mech ang kailangan ikasa dito. Not really, hindi pa nga nila kailangan ng Blink Dagger since they will respect initiate si ano si Brewmaster. Meaning, hayaan nila, sige mauna ka Brewmaster. Pero I think it would be very, very favorable for TNC if they can burst down the Panda. Take note lang na support Panda rin po ito. Support Brewmaster, I'm sorry. Kaya hindi naman siya ganun, hindi ganun kalaki yung parang pwede niyang i-input since mababa masyado ang kung levels niya. Kung tigasaan man tong Prestige parang Denki, ito lang ang sinasabi ko dyan. Napaka-orthodox nung lipunan na yun. Oo. Oh.
Kumbaga, bira. Ibang dimension. Kumbaga, halatang hindi sila, talaga sila taga Southeast Asia. Kasi kung titignan mo, Bessie, hindi naman gumagamit ang players natin yun eh. Okay. Sa lahat ba ng games na nakas mo sa Mr. Cut, sa Pro Dota, nakakita ka na ba ng one instance ngayong 7.0 na nagumamit bigla netong panda support? Kasi ako, panigalaro ako ng Dota, lahat sinusupport ko. Eto, para siguro sabi, ano lang niya, oh, may slow eh, so support, diba? Pero mamaya na ako, nabig niya kagad dito. They will try to go for Legion Commander. Legion Commander will try to use the press the attack, but the Amplify is there and the damage outputs is disgusting dito for the nanakaw yung ano, nanakaw yung press the attack ni Rubik yan. Napakalaking bagay yan to bolster the damage output. Mula dito kay Terrorblade, safe word. Darnit ko yun, ilang segundo na lang ang kailangan para mamatay siya. Dominating si Raven. And look at the upward momentum na sinasakyan ngayon ng TNC. Dire-diretso na lang nila to. Kumbaga yun yung isa sa mga magaganda din sa TNC. They know how to play the game. Sometimes kasi, there are pros na, okay, magaling sila. Pero in terms of understanding the meta game and the other stuff na importante para ikaw ay maging isang successful na Dota pro, Dota team, or pro Dota player, nila, kumbaga, basic nga, pero kailangan mo reviewin eh. Oo, tama. Kailangan mo alamin. May tawag dyan paring Butters eh. Tinatawag yan na Dota IQ. Kumbaga ba, kasi maraming, ano, halimbawa, may tinatawag kasing basketball IQ, boxing IQ, kasi parang inisip nila, madali lang naman mag-basketball eh, pag magaling kang magpasa, magaling kang mag-shoot, pero hindi lang ganun ang basketball. Kailangan meron kang siyensya nung laro mismo. You have understanding. Oh, you have full understanding saan ka pa pwesto. Kasi halba, pinamagal example si ano eh, si Jabel McGee na lagi na siya shakti na po. Ano ko si Charles Barkley. Pero yan, magaling siya maglaro. Kita mo naman naka-NBA, pero kaya siya namamali, kaya siya nagigis lagi kasi medyo kulang siya sa basketball IQ. Hindi ako magaling ah, pero parang ganun lang 'yun. Mm. 'Di ba? So ipapakita lang ngayon dito ng TNC na kailangan meron kayong tinatawag na Dota IQ. You have to be in the right place at the right moment and having the right items. Yun yung parang sikreto sa success. And tinatandaan nyo mga besi, Dota IQ paminsan nasasama yan sa experience or sa pag-aaral natin. Well, may application yung pag-aaral natin yan kasi hindi ibig sabihin nakapagbasa ka ng isang malapit na article, malapit na player ka. Agad exactly. Hindi porket, halimbawa, nakagodlike ka na kay SF, Diyos ka na ng SF, di ba? Hindi porket nakagaya mo, alam mo na yung item build kay SF, malupit ka na. Mm-hmm. So it goes a longer way. Pero mamaya na yan ako po. The Slytherin Crush, the Amplify is there. Raven trying to go for this and the Grave is here. Vacuum on 2, mga kaibigan. Mario dito getting focused on. Ooh. The swap coming out from Pero Moon. Wala siyang nailigtas. Yung color, mamamatay rin siya dito. Dire-diretso na to. Itong problema eh, the snowball coming in from the Terrorblade. Look at that damage, mga kaibigan. Hindi pa nga tumatama yung bilog, patay na eh. Hindi pa tumatama yung projectile, Bessie. Insta-deaders. At nako, nakalimutan nila, hoy, may tier 1 pa. Pero eto, they will just go for another split and Ember Spirit dito will TP up. This is smart. Shove the lane and, kumbaga, eto lang yan eh. You have the lead. Ang ginagawa lang dito ng TNC, madalas yung narinig sa mga tropa nyo, huwag nyo sila pahingahin. Oo, yun nga yung sinasabi ko na don't give them any Dota IQ. O diba, kung halimbawa, kung medyo mababaw ka lang na player, uy, tara, wasak, tara, recto na ito. Pero hindi, kinonsider ng TNC or in particular, kinonsider ni Kuku yung another side ng Dota, which is yung creep equilibrium. Yuppie. Kailangan hindi pantay, kailangan in favor sa kanila or else, kayang-kayang sagutin ng prestige by just pushing the other lane. There are a lot of games talaga na nagkakaroon ng problema in terms of extended team fights dahil lang sa isang lane na naka-show papunta sa side nila. Oo. So, force ka mag-defend eh. Oo, force ka mag-defend and they can just cancel your TP and magka-problema ka na. Pero Remy dito still try to go for this Kuku Ember Spirit pero he will get away. Does he have the TP? 35 seconds pa. At makakatakas naman siya doon. Pero teams dito, they will try to go for Brewmaster. The vacuum will be dodged. At ayun, Slytherin Crush is dodged as well. Napaka-sexing panda nun. Walang nangyayari mga kaibigan. At ano to? Nasaan ang item check? Ilabas mo yung item check. Item check tayo. So ito mga kaibigan, BOT and that veil for Kuku. Rior dito has his dagger, nasa courier na. Tims with his dagger as well. And they have good initiation and counter initiation dito.
for the side of TNC and PFI para naman sa Prestige. So ayan, triple dagger na pala dito and Amanda style on that Raven, triple dagger and TNC. Guardian Greaves is just 1,600 to 1,000 gold away. Yun na lang ang kailangan ng TNC dito. Exactly. At nakikita ko sa chat, mga nag-aaway-aaway na. Relax lang kayo mga Besibels. Kanya-kanyang opinion yan. Pero minsan talaga may mga opinion na mapapailing ka na lang. Relax lang tayo mga Besibels. Kapit lang tayo sa lahat ng mga mga nakikita ng galawan ng Prestige. Panoorin nyo naman yung galaw ng TNC. Tingnan mo ngayon, oh, sumasakay na eh. Rock na daw, sabi ni Terbet. O sige, oh, mag-split ka ngayon. Sige. Mag-split ka ngayon, Mystica. O yan, binigyan yung Earth Panda. O, wasakang Ed sa mga kaibigan. Kung mga kaibigan, giving them the bimbo technique. At ayun, tumumba siya mag-isa dahil pumasok siya ng malayong-malayo dito sa spot. Oo, ayan. Sa base na itong Prestige. Dito nagkaiba. Yung consistency ng pagpa-farm ni Raven. The difference maker in this engagement, Sander. Hindi, may AJ siya. Wala boy, pero ayun, a two-man sitting crush and they will try to go for this. Wolf trying to run as fast as he can. Raven dito with getting swapped. At boy, ito, another swap coming up from Rio. Blackout. Rio, mga what kaibigan. What a player. Mga kaibigan. Sabay Sander, nakita ko. Nag-Sander ba? Oh, nag-Sander. My goodness. Schooled. Welcome to Dota 2, sabi nila. Grabe. Boring. Oo, pero grabe niya. Pero kung titignan niyo dito, 21 minutes in, tingnan niyo kung gaano kasistematic yung laro ng TNC dito. They take out all tier 2 towers as early as 21 minutes. Ganon katindi ang galaw nila dito. Well, at this stage of the game, dapat medyo pantay lang kayo. Dapat kahit pa paano maganda pa ang bigayan sa clash. Oo. Pero ngayon, TNC just showing them na lumaban kayo, hindi lumaban. Kukuha kami ng towers kasi yun lang talagang pakay namin dito. Kita mo naman si Raven. No? Tingnan mo yung net worth niya individually. 14K versus the position 1, 8.7K. Napakalayo ng agwat mga Besibels. Nasa 6K. And ito, the duel on that, ano to? Oh! Starter, pero ayun, Thunderclap is there. Pero the vacuum is used. The walls used as well. At mukhang takbuhan na lang to. This is the takbuhan portion. Oh, ayan na, nagkabaliwan ng mga kaibigan. Blinkit pasok, chop-chop mula kay Ember Spirit. Pagbalik niya, malakas ang damage. Pero medyo kulang pa yun. Double kill mula kay Kuku. Napatay niya dalawa dito. Pero pa niya habulin si MJW. Stunning ni Baitu. Swap, pero namatay din yung tinulungan mo. What is the point, mga kaibigan? Nagpakabayani para sa comedy. At ngayon, hinahabol na si Wolf. Ultra kill, i-rampage mga Besibels. Ultra kill on Kuku. Mga kaibigan, kasalanan ni Sam H. Report. Sam H, hindi, kasalanan ng creeps. Kinuha ng creeps yun. Kasi dalawa sila nakalagay. Sayang naman. Rampage sana mga kaibigan. To be a bold statement coming in from TNC. O di sige, kayo na malakas early game pero mukhang may intro din sa bansa ninyo. Ano ba? US sila, di ba? Dire's bottom barracks. So dito, Kuku just going for the range racks and they don't have a care in the world kung ano man ang pwede gawin dito. But the damage coming out dito from Rior, Kuku, and Raven. Eh, napaka-solid talaga na ginagawa nila dito. Ayan, even bursting down a panda na hindi ganun kalambot. Sayang, akala ko man din, nakita na ng Prestige ko ano yung kahinaan ni Kuku. Nilaseng mga kaibigan. Hindi makatanggi sa ano si Kuku eh, pero wala, umalis ka agad. Disiplina mga kaibigan. Ba talaga nagagawa ni Kairi? He will go for an Aether Lens. It will give him extra mana plus the extra casting range. And I think that is a good item pickup if you are a Rubick against a lineup like this. You don't want to be at the receiving end of that Legion Commander duel as well as the Primal Split. So, kumbaga, tamang mobility lang, tamang galaw. Ano, lag kaya, totoo kaya na lag yung Prestige? Kasi NA sila. Feeling ko, pero kahit na yung lag is no excuse. You sumama ka sa tournament tapos magreklamo ka ng lag. Eh di, wow. And this is a Southeast Asian tournament. If you wanted to join a low lag tournament or no lag tournament, should have gone for the NA, which I think is surrounded by a lot of veterans from other esports careers or esports games or yung Dota 2 mismo. Oo, ayan na, dinediretso lang nila. Oh, naku po, nakakabayo ka kasi. Oh, ayan, ako nagbaro tayo na naman po. Oh, it's good to be true. Wala na. Tapos na ang battle time mo, baby.
Ay, nako, if only it'll last a lifetime. So, yun, Sam H will get a killing spree and it's a total bloodbath dito. Grabe, parang ang lungkot mo ba, Toys, ha? Law of conservation of energy na siya, eh. Oh. Law of conservation of mass. Hindi kasi ang tulog natin, 2 hours lang. Tapos may shoot pa tayo bukas. Tapos sa Sunday, may ano pa tayo. Ang hirap maging artista. Sumusukan na nga ako ng dugo, eh. Yun. Nag-aatay na lang ako. Naglalaban na ba kayo ni Wolf? Si Wolf din, eh. Duguan na rin ng gera dito. Oo, napapaungol na nga, eh. Oo, Pero nakita nyo si Raven, mga kaibigan nila ba sa Pong sa Ayop Skadi. Skadi Pippen. Si Skadi Duhati. It's time for them to actually push it. Mo si Skadi Duhati na katag team ni Rikishi. Ni Rikishi. Nung nanalo sila ng championship at si Skadi Pippen nung nakapanalo. Katag team si Jordan. Para manalo. Champion. Ng malulupit na tournament. Oo. At ang lungkot mo. Ang lungkot mo talaga, Butters. Alam mo, seryoso ha. Simula nung nangyari yung bumira, parang ang lungkot mo na pagwala siya. Real talk lang ha. Usapang tropa to. Pero mamaya na parang gumagawa ka ng issue. Mamaya na usapang tropa. Naku po si Remy. Remy boys. Si Remy! It's the Remy! Remy! Oh my G! Oh ayan, mag-baro time ka ulit! Oh, if only it'll last a lifetime! Ay nako, dominating na si Sam H. Pati yung offline mga kaibigan, may streak na. Galit na galit ang TNC. Ang lakas nyo nung early game. Pero ito, ang lakas going nyo. Down. Hindi, yung lineup naman nila talaga. Oh, ito, nakipag-yelo. Ang tapang mo rin, eh. Ang tapang mo rin, Bessie, eh. Ang tapang mo, nakipag-duel ka sa TV. That's disrespect, son. That's disrespect, son. And only the Abaddon has the buyback. Pero kahit mag-buyback ka dito, ano magagawin mo? Pag-baborrowed time. Na spirito ni Quiche. Ayan mga kaibigan, na score 8-24 ang 24 dito. Ang TNC kanina medyo nalulumo yung mga viewers natin kasi gumagawa yung Prestige. Pero yun pala mga kaibigan, nasa intro channel. Going in and using the Sly of Fist to kill steal or kill secure. Oo. Ngayon nakita ko na kung ano yung, difference dito between Prestige and TNC in terms of Dota IQ. They know na ano to, ah, na best of one. So you have to bank on your heroes. Kumbaga parang dapat asahan mo na kapag umabot ng late game, kayo yung hindi mapipigilan. Pero if you're Prestige and you're going to experience playing against these Southeast Asian teams na lumalaban din naman. Uy, pero eto, uy, naku po, LC, mga kaibigan, pero nahuli sila dito. The borrow time is there. Oh, yan, yan ang umibigay. Gumagawa dito ang ano. Nakikita mo ba yon? Ano? I-swap na si Mario, siya pa yung gin-rape. Eh, gaman para may swag. Pero mamaya lumalaban ng Prestige. Tingnan natin kung kakayanin ba niya. Nasaktan si Teams dito. Oh, mamatay si Teams. Atake sa puso. Tinamaan ng terror. Swap ba dyan? Wala ba tayong swap dyan? Wala. Magpapagawa nga tayo. May papagawa tayo. Ito, seryo ah. Lumalaban ng Prestige. Ito ang gusto ko dito. Yan. Yan ang Ito lang ah. If you're Prestige and you're going to play at this level of competition, basically, alam mo, kahit hindi ka ganun kagaling, if you get exposed to these kinds of tournaments, malaking tulong yan if ever you want to be pro Dota player. Exactly. Sa susunod na mga season. Yun yung ano ko eh, parang kung gusto mo maging pro player ng Dota 2, sali ka lang ng sali. Yung iba kasi nadi-discourage, sinasabi nila, hindi naman kami mananalo eh. Eh bakit kasi ang gusto mo manalo? Dapat kasi ang gusto mo muna matuto. Diba? Hindi naman gumaling yung mga pro na yan nang nanood lang sila ng Dota eh. Sabi nga, huwag mo muna subukan maglakad kung hindi ka parunong gumapang. Oo. Ayun muna. Diba? Walang ganun. Walang naglakad agad. Oo. XP, kung hindi mo kayang lunukin yung pride mo at ang tingin mo sa talo, talo at hindi learning, mahirap talagang tumagos sa esports scene. Kasi hindi naman araw-araw Pasko, diba? At hindi ikaw ang maghahanap ng team. Hahanapin ka ng team. Oo, may hahanap. One thing is the easy part. Making it happen. Yun. Making yourself wanted. Lapit kong what ako. Making yourself wanted like Jeyo. And his other teammates. Ayun yung mahirap. Pero anyway, TNC securing. Kasi may visa yun. Oo, yan na sinecure nila. Yung kailangan nilang isecure Aegis para sa kanila. Kasi alam ko naramdaman nila may kapangyarihan ng silat ang Prestige eh. Na pwede silang mabigyan dito. Kaya relax lang mga kaibigan. O yan. Matinding chat yan, Besi. Kaya lang huwag mo harangan. Harangan mo yung minimap ko. Beautiful. So ito, Remy.
ano ba bang inaabangan nila dito? They're still trying to hold on. At ano bang score nila dito? Bakit naban-naban talaga sila? Tingnan mo yung buhay ni Remy. Abadon pala yan. Ayan ang problema natin dyan. The swap here getting Remy getting caught out. At ayun, tutumba siya dito. The Bears bench are there. Bear in the big blue house. Ayan na. The panda spirits are here. Pero ayun, nag 3-day sale mag-isa doon si Raven. Yun yung tinatawag na 3-day sale. Kapag ikaw napalipad ka, yun yung tinatawag na 3-day sale. Ang daming barkada ni ano ni Terong Blade, mga repa. O, tingnan mo, the slows, sabay swap. Mag-thank you ka. Mag-thank you ka. What a player. And this is GG. They're just having fun. They're just trolling, mga kaibigan. Tingin mo, trolling yun. Feeling ko na sinakasaktan sila. Sakit ko na. Feeling ko kaya naman ng Prestige. Ang problema nga lang, hindi.